Hi, I have a very simple and quick recipe for you today. Stay tuned. Welcome to Cooking Light with Des. Umpisahan na natin. Mayroon ako ditong potato na in-slice ng pabilog. So, kailangan natin syempre ng mantika. Ilagay natin ang sliced potato sa mainit na mantika. Huwag nating masyadong initin. Dapat katamtaman lamang. Medyo nahuli lang ang lagay ko kaya sobrang init ng mantika. Pero huwag niyo pong gayanin. Kailangan po ay hindi siya masyadong mainit. Okay? Ikalat natin ang potato or patatas. Hayaan natin ito ay ma-fry ng kaunti. At pagkatapos ay atin itong takpan. Takpan natin ito ng mga 5 minuto. At pagkalipas ng 5 minuto ay ganito po siya. Ayan, makikita nyo na medyo luto na. At nagbabrownish na yung kulay ng ating potato. Hindi na natin kailangang masyadong ipito, okay? So ngayon, dahil luto na siya, ilalagay na natin yung mga susunod pang ingredients. Chopped onions. Mayroon ako ditong puting onions, pero pwede rin tayong gumamit ng pula. Ilagay natin ngayon ang chopped onions at haluin. Haluin natin ng mabuti. Huwag po lamang bilisan or iwasan natin masira yung ating patatas or potato. So, yan. Tapos na natin mahalo at pagkatapos natin itong mahalo ay ating takpan. Takpan ulit at lutuin ng mga 5 minuto. Pagkalipas ng 5 minuto ay ating inagay ang chopped tomato. Ayan. So kung mapapansin nyo, medyo luto na siya. Ngayon ilalagay natin ang ating tomato. At syempre, pagkatapos natin itong mailagay, ay atin ding haluin. At dahan-dahan lamang po ang paghalo nang sa ganun ay huwag masira ang ating napakagandang patatas or potato. Ayan. At pagkatapos nating mahalo, ay atin ulit takpan. Lutuin ulit ng mga 2 minuto lamang. At pagkalipas ng 2 minuto, ay atin ilagay ang green chili. Gayapin natin ang green chili ng pabilog. Gumamit po tayo ng scissors or gunting para mas mabilis nating magayat o maputol ng pabilog ang ating green chili. Ayan, ilagay natin ang green chili at haluin. Dahan-dahan po lamang ang paghalo nang sa ganun ay maiwasan natin ang pagkasira ng ating patatas or potato. Ngayon, idagdag na natin ang iba pang ingredients tulad ng salt or asin. Kaunti lamang, depende sa kung gaano ba kaalat ang gusto mo. Maglagay din tayo ng 1 teaspoon of coriander powder. Ito po ay pangpandagdag lasa lamang. Kung wala naman kayo at hindi siya available, okay lang. Hindi naman talagang kailangan. Lagyan na rin natin ng 1 teaspoon of chili flakes. Pero kung ayaw nyo ng maanghang, lagyan nyo lamang ng kaunti or huwag na nating lagyan, di ba? Pero mas masarap kasi kung may kaunting anghang. Huwag na lang natin gayanin yung anghang dito sa Pakistan. Talaga namang buhay na nila ang maanghang. At haluin. Dahan-dahan lamang po ang paghalo. At pagkatapos nating mahalo ay atin itong takpan. Takpan ng mga ulutoy ng mga 5 minuto sa mahinang apoy lamang. At ito nga, after 5 minutes, luto na ang ating patatas. Ayan. Para magkaroon ng kaunting sabaw, lagyan natin ng kalahating tasang tubig. Haluin natin ng kaunti lamang. Iwasan natin ito ay haluin mabuti para maiwasan din natin ang pagkasira ng ating patatas. At takpan ito ng mga 5 minuto sa mahinang apoy lamang.
Pagkalipas ng 5 minuto, ito na ang ating patatas. Luto na siya. At ngayon, haluin natin ng dahan-dahan lamang. Huwag natin masyadong haluin. Iwasan natin haluin ng napakabilis. Handahan po lamang yung katamtaman, hindi naman sobrang bagal. Siyempre naman, di ba? Kailangan talaga maganda at buo pa yung ating patatas. Nang sa ganun ay talaga namang napakasarap niyang tingnan. At kung mapapansin nyo, creamy-creamy yung kanyang sabaw. Oo yan, di ba? Parang ang sarap na niyang kainin. Ito ay perfect na kainin with naan or chapati. Para perfect talaga ang lasa ng ating potato recipe for today, lagyan natin ito or garnishan natin ng coriander leaves o kaya naman ay garam masala o kaya naman ay fried onion or garlic. Bahala ka na kung anong gusto mong i-garnish. At ito nga, ito na ang ating simpleng recipe ng patatas. Solve ang ating ulam today, di ba? For more recipes from me, don't forget to subscribe, like, and share. See you on my next video. Thank you!